Yan, go. Ladies and gentlemen, welcome back to my vlog. And it's me, Jan Marvin, na bakalang paya sa may ubod ng ganda. So, welcome back to my vlog and the lockdown vlog. So, eto, nagbabalik naman sa inyo. Harap para na naman sa isang panibagong video at panibagong vlog. So, ang gagawin natin ngayon ay magba-Brazilian blowout tayo. So, explain ko sa inyo kung anong... Kung ano nga ba yung nagagawa ng Brazilian sa ating buhok. So, ang nagagawa ng Brazilian sa ating buhok is napapalambot niya ito ng 70% and napapastraight niya din ito ng 30%. So, recommended ang Brazilian sa lahat ng status ng buhok. Sa mga bagong reban, Brazilian, color, cellophane, kahit ano pa yan, basta ang Brazilian recommended siya sa all status of hair. So, ang product na gagamitin ko dito sa... ano, Brazilian na gagawin natin is itong EPSA Brazilian Blowout. So, ito, we have the number 1, number 2, and number 3. So, itong number 1, ito yung clarifying shampoo. So, bago natin siya lagyan ng number 2 ng pang-treatment niya talaga. So, isa-shampoo muna natin siya ng once hanggang twice na beses. Kasi, para ma... tanggal lahat ng dumi sa buhok niya. So, eto, pagkatapos natin siyang lagyan ng, ay gamitan ng clarifying shampoo, next is the keratin treatment. Yung number 2 yung pinaka-treatment niya. So, eto yung pinaka-importante sa buhok. So, kapag atas ng clarifying shampoo, i-blower mo siya ng 80% dry. So, pagka 80% dry na siya, lalagyan mo siya ng keratin treatment, yung number 2, yung pinaka-importante. And then, itong number 3, usually hindi ito nagagamit. So, conditioner lang to. So, ang gagawin dito, pag binalawan ng buhok, ito yung gagamitin. So, pwede nyo rin ito gamitin daily para pang-treatment sa buhok ninyo. And then, itong number 2, hindi na siya babanlawan. So, ibababad mo lang siya ng 45 minutes, 30 to 45 minutes. Tapos, i-blower mo na siya, dito plancher lang siya. So, ganun lang yan. So, eto, mag-i-start na tayo and keep on watching. At kung bago ka lang dito sa akin channel, please don't forget to subscribe and click the notification bell para ma-update ka sa mga bagong videos na aking i-upload dito sa akin channel. And please, keep on watching. So, ayan po mga ladies and gentlemen, yan po yung status ng hair ng ating iba Brazilian. So, nakikita nyo, may previous bleach siya at may color siyang light blonde. At bagong kulay lang po yan kahapon. So, ngayon i-Brazilian ko po siya. So, ayan. Dry na dry po yung buhok niya hanggang sa ibaba. Umaba po yung buhok niya, so para maiksi lang kasi dry na dry siya. Ayan po yung ilalim niya. Sobrang dry. Sana maayos yan kapag ka na-Brazilian siya. Ayan o. Kung makikita nyo pati sa loob, mga ladies and gentlemen, nakikita nyo pati sa loob, dry na dry din siya. Ayan. So, kailangan siya shampooin muna natin ito bago natin ito applyan ng treatment. So, ayan, sa shampooin na muna natin at babalikan namin kayo dyan, mga ladies and gentlemen. So, ayan po mga ladies and gentlemen, kapag katapos natin siyang i-clarifying shampoo ng dalawang beses, i-blower po natin siya at patutuyin at least 20 to 80% na tuyo. And then, so ayan, patutuyin natin siya ng 80%. And then, pag natuyo na yung 80%, saka po natin siya applyan ng treatment. And bago po natin siya applyan ng treatment, i-session muna natin ang kanyang buhok ng 3 to 4 session para at least malagyan natin ng ano treatment lahat ng kanyang buhok. So, kapag napatuyo na po natin siya na at least 80%, ayan, a-apply na po natin siya ng treatment, which is yung number 2 Brazilian blowout, keratin treatment. So, ayan, i-massage po natin siya ng i-massage para ma-evenly distributed ang
products sa buhok ng ating iba bina-Brazilian. Ayan mga ka-ladies and gentlemen, ayan, tuloy-tuloy pa rin tayo sa pag-apply ng treatment. And then kapag natapos na po natin siya applyan ng keratin treatment, ayan, ibababad muna po natin ng 30 to 45 minutes para mababad siya ng husto at para ma-effective siya. So, kapag babad na po natin siya ng 30 to 45 minutes, mga ka-ladies and gentlemen, ayan, i-blow dry na po natin siya. At ang ginamit kong init dito is yung medium heat lang siya para hindi mag-dry ang buhok ng ating client. At pagpatutuyo natin siya, kamay na lang po natin ang gamitin natin. And then ayan, patutuyin lang natin siya ng gamit ang blow dry ng medium heat para hindi lalo mag-dry ang buhok ng ating client ay ng ating bina-Brazilian. At kaya hindi ako gumagamit ng brush dyan, ng paddle brush o raw brush kasi basa pa po siya at baka lalo mag-dry lang ang buhok ng ating bina-Brazilian. Kaya ayun, patutuyin natin siya gamit ng muna ang ating kamay. So ayan. Ayan, mga ladies and gentlemen, kapag napatuyo na po natin ang buhok ng ating bina-Brazilian, so ayan, paplanchay na po natin siya ng pinong-pino. Ayan, so paplanchay natin siya ng pinong-pino. At ang ginamit kong init dito is 100 to 200 degrees para hindi mag-dry ang buhok ng ating client, ay ng ating bina-Brazilian, sorry. So ayan, paplanchay lang po natin siya ng paplanchay, mga ladies and gentlemen. Oh, 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 oh
ladies and gentlemen, patapos na tayo sa pagpaplansya. At last section na lang po yan. So, ayan, pagpapatuloy pa rin natin ang ating pagpaplansya, mga ladies and gentlemen. So, ayan po mga ladies and gentlemen, ganyan po mag-Brazilian. At hanggang dito na lang po ang video na ito. So, thank you for watching. I love you all mga ladies and gentlemen. Thank you for watching and please don't forget to subscribe.